yung i-reinforce mo or yun yung palalakasin mo para hindi ka matalo ng meron kang dinudukot. Alam mo, kita sa camera yung dinudukot mo dyan sa tubig mo. Hindi. Hello everyone and hello. Welcome sa ating bagong episode dito sa ating YouTube channel. Fresh the fresh. Ano ang topic natin today? Ang topic natin today ay hindi ko alam kasi tinanong ko sa iyo, 'di ba? Ano bang pag-uusapan natin today? May nagtanong sa atin. Salamat sa mga nagko-comment. Okay, ano yung napili mo na tanong? Oo. How do you deal with your competitor sa business? Para sa mga entrepreneur. Question. Siguro ano to, may meron siyang may business tapos business. Dumadami na yung mga kalaban niya. May mga kumokopya na, ganyan. Una, milky, tapos ang dami ng suputang bilog. Yeah. Well, paano ba? Anong take mo dyan? Ang sa akin kasi is, dyan pumapasok yung importance na meron kang business plan before you even start your business. Okay. Bakit? Kasi sa business plan, yung iba kasi inisip nila corny. Pero kailangan talaga meron kang mission and vision. Oo. Guys, important yung mission and vision. Tapos kasama din sa business plan, dinidefine mo din doon ano yung unique value proposition ng business mo eh. Ano yun? Ibig sabihin, ano yung meron yung business ko na wala sa iba? And usually, yan yung sinasabi nilang trade secret. Like for example, kunwari KFC. Oh, they have KFC. Their seven, you know. Yes. Oh, syempre, secret spices. Ang KFC, it's a fast food na nagsispecialize sa fried chicken, di ba? So, maraming fried chicken, di ba? Maraming like Jollibee, McDo. Yes. Maraming kang pwedeng... Tokito. Yeah. Popeyes, yeah. Oh. Maraming kang pwedeng Texas kainan. Texas chicken. Texas chicken, yeah. Which is the point, no? Maraming mga fast food chains na nag-offer ng fried chicken. Pero bakit ka pupunta sa KFC? Oo. So if you sa Only Gravy. Exactly, di ba? Dahil sa Only Gravy kasi yun yung unique value proposition ng KFC. Wala ka, hindi mo mahanap sa iba yung gravy nila. And that gravy, the recipe of the gravy is a trade secret. So ngayon, para mga lechon. Yes. Diba? Yung mga secret kung ano man yung lechon. Oo. Yeah, may secret. Kung ano man yung hindi mahanap sa iba. So that's why hindi pwedeng iisipin mo yan habang tumatakbo na yung negosyo. Dapat sa umpisa pa lang. Before, when you are making your business plan. Kasama din, kaya kasama din doon yung mission and vision kasi the reason why you are putting up a business is because you're offering a solution to a problem. Diba? Okay. So, sometimes, when you are trying to grow your business and kasama na rin when competitors start to appear, you have your mission and vision to guide you kung ano yung direction or ano yung decision sa kailangan mong gawin. So, another example, Cebu Pacific is a budget airlines, diba? Yes. Okay. So, before, diba parang unheard of yung mga piso fare sa seat sale, diba? Yes. But, of course, Cebu Pacific is an airline company. Oh, yeah. And when it comes to competitors, ang kalaban niyan, syempre, Philippine Airlines, yung mga ibang AirAsia, etc. But, how does Cebu Pacific keep itself competitive? By always remembering na they are a budget airline and kasama sa mission and vision nila is to provide the most affordable airfares sa mga customers nila, mga passengers niya. So ngayon, merong isang airline, for example, nag-offer ng free wifi sa aeroplano. O tapos na meron silang partner na restaurant para doon sa food nila sa aeroplano, etc. So do you think kailangan gayahin ng Cebu Pacific yung mga yon? Hindi, kasi pag ganun, tataas yung presyo because of the yes, you know, wifi and the food, ganyan. And again, you remember your mission, your
na to ikaw be a budget ang airline. Oh, to be a budget airline to provide the most affordable, which also translates na sino ba yung mga bumibili ng mga tickets sa Cebu Pacific? Ito yung mga taong wala nang basta makapunta ako doon, okay na. Ito yung pinakamura na ticket, so ito yung bibilin ko. Hindi sila bumibili, hindi ko bibilin to kasi may wifi sa eroplano. Oo. Hindi ako bumibili dito. Kasi gusto ko na masarap na pagkain. Actually, sa Cebu Pacific nga, wala nga usual yung pagkain, oh, yeah, di ba, bibilin mo. So, if there are some, there's someone na nagre-reklamo na, ayoko sa Cebu Pacific kasi, ano, walang pagkain, walang wifi sa eroplano, hindi mo target market yun. So, going back dun sa siguro micro level na meron kang negosyo, business plan, meron kang business plan, you define mo yon, ano yung magiging unique sa'yo? So, nabanggit mo kanina yung milk tea, di ba? So, magtatayo ka, ng milk tea na na tindahan. Sikat yan ngayon. So, ang tanong ngayon, samgyupsal. O, saka samgyupsal, di ba? Daming samgyupsalan dyan. So, let's use yung milk tea kasi I have a friend na mayroong milk tea na na business eh. So, syempre, tatanungin mo yung sarili mo, what will make my milk tea unique? Or what will make my business unique? Ano yung pwede kong i-offer na hindi basta-basta magagaya ng iba? Kasi kung milk tea lang milk yan... Milk tea na walang milk. Yeah. And if you notice, uso ngayon yung mga brown sugar series, di ba? Alam mo yun, basta yung sa Tiger sugar. Ano eh, siya yung medyo sikat ngayon dahil doon sa brown sugar. But again, other milk tea stores, they started offering yung brown sugar alternative or brown sugar variant ng mga milk tea. So, you cannot say na it's unique value proposition kasi madali siyang gayahin ng iba. Okay. Diba? So, of course, thinking about your competitors, thinking about your mission and vision, and thinking about ano yung pwedeng maging unique sa'yo, yun yung i-reinforce mo or yun yung palalakasin mo para hindi ka matalo ng meron kang dinudukot. Alam mo, kita sa camera yung dinudukot mo dyan sa tubig mo. Hindi, yun nga. Ano yung paano ka lalamang sa mga competitors mo or ano yung pwede mong gawin para hindi ka mahabol ng mga competitors mo. Mm-hmm. So, dun sa friend ko na may milk tea, anong ginawa niya? At the start, the reason why he wanted to put up the business is because napansin niya maraming mga estudyante dun sa area niya. And of course, usong-uso sa mga estudyante ang milk tea, ba? Okay. Sino talaga yung mga mahihilig dyan. But, ang tinanong ko sa kanya is, ano yung problem na sinusolve nung milk tea business mo? Siyempre, sasabihin... May memory booster ba to? Ah, hindi. Para mag-aral yung mga estudyante. Do you think that's a painful problem ng mga estudyante? Gusto ko na matatong diba? Grades. Hindi ka rin naman nagsusolve ng uhaw kasi minsan nga nakakauhaw pa yung mga milk tea. Diba? So, sinabi niya, napansin niya, although maraming mga kainan doon sa area niya for the students, walang tambayan yung mga estudyante. So, napansin niya, syempre, it's near a high school. So, yung mga magkaka-classmates, usually ayaw pa umuwi kapag after school or nagka-cutting classes. So, kailangan nila ng lugar na matatambayan. So, ang ginawa niya dun sa milk tea store niya, it looks like an ordinary milk tea, pero nag-invest siya dun sa malamig na aircon at saka comfortable na tables and chairs. Well, particularly yung chairs. Tapos, ginawa niyang very cozy yung milk tea store niya. So, in effect, natambayan siya bigla ng mga estudyante. So, maganda yung business niya. Para siyang milk tea bayan. Oo, tama. So, ngayon, of course, makita yung business mo na maganda, there will be competitors who will put up their own business, di ba? And siya, confident siya na okay lang yan. Actually, wini-welcome niya nga na magkaroon ng competitors. Okay. Kasi, bakit? Ibig sabihin, makikilala yung lugar nila na may milk tea dyan. So, normal yan eh. Pansinin mo, pag isang may success, mayroong isang successful business, usually, tinatabihan siya ng mga ibang business. Nagka-cluster around. Oo. And that helps
all the businesses because yung nagiging mindset ng mga tao is ay dun sa lugar na yun maraming kainan or so parang free marketing. Yes, oo. So kunwari free advertisement. Papansin mo, kanina tinanong ka nung friend ko, saan daw may vulcanizing, di ba? Alam mo dun sa bandang area na yun. Area na yun kasi alam mo maraming mga gawaan ng sasakyan doon, di ba? So yun yung nagiging yun yung parang kunwari papagawa ko ng sasakyan. Oh, ng parts ng kotse. Sabi mo usually sa Evangelista. Oh, Evangelista or Banawe, di ba? Kasi nagkakaroon ngayon ng reputation yung area for the specific business. So sabi niya, okay nga 'yan, pero again, yung mga nagtayo ng mga ibang milk tea dun sa area niya, ang iniisip nila ay milk tea yung habol ng mga estudyante. So, ang ginawa ng mga ibang milk tea places, talagang pamurahan ng milk tea, iba-ibang flavor, pasarapan ng milk tea. Tapos, nagtataka yung mga ibang milk tea places, bakit yung mga estudyante sa kanya pa rin pupunta? Kasi, okay tumambay dun sa lugar. Maganda music. Alam mo yun? Mga December Elf ba yan? Hindi. Mga Cardi B. Cardi B and Ari. Oo. Alam mo yun? So, yung music na piniplay niya, yung gusto ng mga bata, tapos comfortable yung chairs, etc. Unlike sa iba na milk tea place lang, tapos yung upuan pa hindi pa ganun komportable. Kasi yung sa friend ko may mga corner pa siya na may beanbag, so talagang tambayan siya ng mga estudyante. So nag-invest siya? I wouldn't say na invest because hindi naman ganun ka mahal yung mga alam mo yun. Or talagang, you know, parang pinag-aralan niya yung business and alam niya yung unique value proposition niya na ito yung advantage ko over other businesses na hindi obvious. So pag ginaya yung yung core business mo, usually hindi magagaya yung trade secret mo na yun. O hindi siya obvious. Hindi siya obvious. So of course mahirap magbigay ng specific advice. Kasi hindi natin alam ano iba yung negosyo niya. Iba-iba kasi yung negosyo. But the strategy is there, no? You should know kung ano ba talaga yung mission and vision of your business and then ano yung unique value proposition na pwede mong i-offer na makakatulong ma-accomplish yung mission mo. At the same time, hindi siya obvious sa mga competitors mo na pag ginaya ka yung basic business, pag ginaya, hindi lahat hindi lahat magagaya sa'yo. Meron ka pa rin edge. May edge ka pa rin. Which reminds me actually, yung internet cafe ko dati, of course, nagkaroon din ako ng competitors. A lot of the competitors, actually, sinasabi din ng mga estudyante na nasa amin, kahit daw marami ng mga ibang internet cafe, yung iba nga mas mura pa, sa amin pa rin sila pumupunta. Bakit? Kasi may libre kaming iced tea. I invested sa customer service. Meaning, number one, trained yung bantay ko na hindi lang nagbabantay, pero meron siyang manual na pag merong matanda na magpapatulong may magpagawa ng... Meron siyang steps. Kasi unang-una, may mga pupunta sa aming mga matatanda na nagpapatulong maggumawa ng email or mag-email. Alam mo yun, yung mga ganung mga simpleng service, punta ka sa isang internet cafe, tanungin mo. Oo. Hindi, pero diba, isipin mo, tanungin mo yung ibang internet cafe, yung bantay, paano ba gumawa ng email? Sisimangutan ka paano bantay, diba? Oo, kasi nag-games. Oo. Parang, ano ba to? Parang ganyan. So, pero kasi nakita ko, meron untap market doon sa subdivision na may mga matatanda na alam mo, yung anak nila, OFW, hindi marunong mag-webcam. So guys, obviously, matagal na to, no? Kasi ngayon, siyempre, may FaceTime na. Pero during that time, kung meron kang kamag-anak na OFW, the easiest way to talk to them is through a webcam video chat, no? Yahoo Messenger. Alam mo yun? Hindi pa party line. Yung mga Skype, no? So, ang ginawa ko, since there's a market for that na hindi obvious, tinuruan ko yung mga staff ko na ito yung ibibigay nyo na parang guide do sa mga matatanda na gustong makipag-usap. Okay. And plus, meron nga akong iced tea na sobrang labnaw para hindi masyadong kulay mahal. Lang. Oo.
Kasi sinabi nung isang gamer ko, siyempre mas mura doon sa kabila. Maglalaro sila, siyempre mauuhaw, magugutom, lalabas sila para o mapuputo yung laro mo noon. So sa kanila, sa amin, kahit na mas mahal ng konti, nakakatipid sila sa pagbili ng IC. Plus, meron na kaming mga tindang mga snacks na So at cost lang namin binibenta. Oo. So, sila, na mas convenient ngayon maglaro sa amin kasi pag nagutom sila, bibili lang sila nung chichirya namin or tinapay na, yun nga, at cost lang namin binibenta kasi with For convenience. Oh, for convenience lang yan. Tapos may libreng iced tea para sa kanila, malaking bagay na yun. So they maintain their loyalty to the store ko. Kahit yung, na sobrang dami ng ibang internet cafe. So kasi unique ano mo. Yun yung unique value proposition na again, 'di ba? Hindi siya madaling makopya kasi from an outsider, ang nakikita mo lang internet, ay internet cafe. Internetan. Oo. Actually, yung isang competitor, lumaban siya sa presyo. Binaba niya. And sabi ko, we don't have to be afraid because we're not competing sa price. Ang core competency natin is yung customer service natin. The experience. May so nagtataka ngayon na nasa akin pa rin, di ba? So meron namang isa, talagang sobrang bilis ng internet. So sabi ko, kahit na sobrang bilis ng internet niyan, kahit na mas mabagal sa akin, pero kaya pa rin niya gawin yung gusto niya gawin. At the minimum. Then, useless. Alam mo yun, parang hindi ako masyadong matitreten, di ba? Kasi, siguro, pag nag-webcam ka doon, mas smooth lang yung video. Pero sa akin, hindi ganun ka-smooth, pero, alam mo yun, tolerable. Makakausap mo pa rin yung kamag-anak mo. Hindi naman 2 minutes lag. Walang lag. Walang lag. Kumbaga sa akin, ay ano lang, normal video, pero doon sa kanya, kasi ang bilis yung internet niya, naka-HD yung video. So, ang tanong ngayon is, yung market mo ba, gano'ng ka-importante yung HD na video, di ba? Oo, baka naman hindi masyado importante. So, ang pipili ka, gusto mo ba HD video? O normal video plus na may iced tea. Gusto ko yun, tapos may kumakain. So guys, feeling ko ang tagal na ng video. I hope guys may natutunan kayo. Wala na ako na-share. About running a business. Kasi kumakain ka eh. Pwede may part 2. Pwede. So I hope may natutunan kayo sa video natin. So if you like this video, then please give it a thumbs up. Yes. And then share it to your friends. And comment. And if you have questions, you can comment down below or send us an email sa admin@wealthrt.com. Alright? So if you have business questions, yun, ipadala nyo sa amin pa ha. Pwede namin siyang sagutin in a future episode. Yeah. Okay? So that's it for this week and see you next week. Bye-bye! Hello.